Hello guys! I am Karina and welcome back to my YouTube channel. And for this vlog ay samahan niyo ako at pag-usapan natin itong item na ipa-flash ko dyan sa aking screen, itong 24 hours Kagayaku Rejuvenating Night Cream. Pag-uusapan natin kung ano yung sinasabi ng FDA tungkol sa product na yan at hindi na nga natin patatagalin, umpisahan na agad natin to. So guys, kamusta kayo? Matagal-tagal akong hindi nakapag-vlog dahil marami akong ginagawa sa aking trabaho at hindi ko talaga mabigyan ng oras ang vlogging. Pasensya na kayo guys. At maraming salamat dahil patuloy ang pagdagdag ng aking subscribers dahil ngayon guys ay mahigit 1,907 subscribers na tayo guys. Kahit hindi ako masyadong nakakapag-upload ng videos, ay patuloy ang pagdagdag ng subscribers. Kaya dahil dyan, maraming salamat guys. At balik nga tayo dun sa pag-uusapan natin for this vlog, yung bagong item ni Rosemar, itong Rejuvenating Night Cream. So nadaanan ko siya sa Facebook kagabi at gusto kong pag-usapan. I-share sa inyo kung ano yung sinasabi ng FDA tungkol dito. So yan, ipa-flash ko sa screen kung ano yung item na sinasabi ko. Tinutukoy ko yung pinag-uusapan natin for this vlog. Wala akong actual na item. Ang gagawin ko lang sa vlog na ito ay babasahin ko kung ano yung sinasabi ng FDA against sa product ni Rosemar at kung ano din yung comment ni Rosemar tungkol dun sa sinabi ng FDA dahil si Rosemar mismo ay nag-comment doon sa post ng FDA. So, ito yung product na tinutukoy ko, itong 24 hours Kagayaku Rejuvenating Night Cream. So, ayan yon guys. Color pink siya na tab. At yun nga yung pangalan, katulad nung nabanggit ko, 24 hours Kagayaku Rejuvenating Night Cream. So, babasahin ko sa inyo yung post ng FDA sa Facebook. Pwede nyo rin i-follow at i-like ang FDA sa Facebook para lagi kayong updated kung ano yung mga product na naglalabas sila ng mga advisory kung ano yung wala pang approval or hindi pa registered sa kanila para lagi kayong updated guys. So about dito sa product na ito, ito ay may FDA advisory 2022-2088. So ipa-flash ko dyan para guided kayo kung ano yung binabasa ko dito. So, itong advisory na ito ay lumabas noong December 16, 2022. So, napaka-recent lang dahil today is January 17 or 18. So, today is January 17. So, wala na ako. Hindi ko na alam kung anong date. So, today is January 17 and itong memo na binabasa ko ay December 16 lamang lumabas. And ito ay naka-address to the general consuming public. So, kasama tayo sa FDA advisory na ito. So, ang subject ng memo ay public health warning against the purchase and use of unauthorized cosmetic 24 hours Kagayaku Rejuvenating Night Cream. Ayan, the Food and Drug Authorization, FDA warns the public from purchasing and using the unauthorized cosmetic 24 hours Kagayaku Rejuvenating Night Cream. Refer to the image below. So, ayan guys, ipapakita ko dyan. The above-mentioned product was verified by the FDA through post-marketing surveillance and shows no valid Certificate of Product Notification, CPN, as of November 11, 2022. Pursuant to Book 2, Article 1, Section 1 of Rules and Regulations Implementing Republic Act No. 9711, otherwise known as the Food and Drug Administration Act of 2009, the manufacture, importation, exportation, sale, offering for sale, distribution, transfer, non-consumer use, promotion, advertising, or sponsorship of any health product without the proper authorization from the FDA is prohibited. Since the above mentioned, an authorized cosmetic product has not gone through the notification process of the FDA, the agency cannot assure their quality and safety.
The use of such violative product may pose health risk to consumer. So, proceed tayo sa second page. Potential hazard may come from ingredients that are not allowed to be part of a cosmetic product or from the contamination of heavy metals. The use of substandard and possibly adulterated cosmetic product may result to adverse reaction including but not limited to skin irritation, itchiness, anaphylactic shock, and organ failure. So basically guys, yun yung memo na pinost ng FDA sa kanilang page sa Facebook. So ang sinasabi lang ay winawarningan ang public na huwag ipatronize, huwag i-consume, huwag gamitin itong 24 hours Kagayaku Rejuvenating Night Cream na binebenta or pinroduced ni Rosemar. So, yun lang ang sinasabi nitong FDA advisory na ito dahil hindi pa raw dumaraan sa kanilang pagsusuri at maaari daw na mayroong ingredient itong Rejuvenating Night Cream na ito na hindi safe para sa atin or hindi safe para sa public consumption. Kasi ang sabi dito ay potential hazard daw may come from ingredients that are not allowed to be part of cosmetic product or from the contamination of heavy metals. So, ayun yung nakamention sa kanyang FDA advisory. At guys, kung iche-check nyo, dun sa post ng FDA ay nag-comment mismo si Rosemary Tan, meron siyang comment at meron din siyang pinost guys. At ang sabi niya ay kalma lang daw tayo dahil ang FDA advisory na ito daw ay dahil lamang sa pagpapalit ng jar. Pagpapalit, dahil nagpalit daw siya ng jar ay nagkaroon ng ganitong advisory. Pero approved naman daw yung kanyang night cream at nag-post nga siya. Ipo-post, isi-share ko din dyan guys. At ang sabi niya, shinare niya to guys, isa-share ko din dyan sa screen. Ang sabi, ang pinost niya guys, itong notification of cosmetic product na valid naman guys hanggang October 5, 2023, cosmetic notification number NN10000101570003. At ang product name ay Rosemar 24 Hours Kagayaku Night Cream. So, ito yung ipinapakita ni Rosemar na katunayan, FDA, na rehistrado yung kanyang night cream sa FDA, na nagpalit lamang siya ng jar, kaya't nagkaroon ng advisory ang FDA na winawarningan ang public tungkol sa kanyang night cream. So, sinagot naman ni Rosemar na nagpalit lamang daw siya ng packaging o ng jar kaya't mayroong ganitong advisory ang FDA. At ano naman ang masasabi ko guys? At nagbasa-basa din ako ng comment at ng iba pang reaction tungkol sa dalawang magkaibang panig na ito. So, kung mapapansin nyo guys, pagtatabihin ko dyan sa screen na magkaiba yung pangalan ng product na pinost ng FDA at yung sagot ni Rosemar. Kasi ang sabi ni FDA ay 24 hours Kagayaku Rejuvenating Night Cream. Ang sinagot naman ni Rosemar ay 24 hours Kagayaku Night Cream. So, nawala yung sa FDA ay may rejuvenating na word. Yung kay Rosemar ay walang rejuvenating na term. So, yung kay Rosemar ay night cream lang yung ipinaregister niya. Yung sinasabi ng FDA na nagsisirculate sa market na winawarningan yung public ay may rejuvenating. So, anong pinagkaiba nun guys? Mas matapang kasi yung rejuvenating kasi yun nakakabakbak talaga yun ng mukha o nakakapil talaga yun ng ating skin. So, doon winawarningan ng FDA ang public doon sa may rejuvenating na term. Kasi, guys,
ang mga product na pinaparegister sa FDA, dapat kung ano yung pinaregister nyo, eksakto kung ano yung packaging, kung ano yung pinaka-title o yung pangalan o yung brand name, kung ano yung pinaregister nyo, dapat yun talaga yung lalabas sa market. Kapag may pinabago kayo, dapat ino-notify nyo din yung FDA. Kasi once na may binago kayo, tapos hindi nyo ni-notify yung FDA, eh magkakaroon ng problema, magkakaroon ng discrepancy. Kung may babaguhin kayo, dapat ino-notify nyo din yung FDA. Kagaya nito, medyo magkaiba na siya. Kasi yung kay Rosemar ay night cream lang siya. Yung sinasabi ng FDA ay rejuvenating night cream. So, magkaiba talaga siya. So, ayun lang yung gusto kong i-point out na yung winner, yung warning ng FDA at yung sagot ni Rosemar ay medyo hindi siya align. Siguro may nabasa pa ako sa comment na marketing strategy lang, kasi ang FDA daw ang pinapaboran lang is yung ibang nagnenegosyo. So hindi ganoon, guys. Ang sinasabi ng FDA is hindi iyon ang inirehistro sa kanila. Hindi iyon ang pina-approve sa kanila. Ang sinasabi ng FDA, yung product na wina-warning nila sa public o yung sinasabi nilang kumbaga delikado para sa public ay hindi pa dumadaan talaga sa kanilang pagsusuri. So, ayun yon, guys. Kina-clarify ko lang para guided tayong lahat. Huwag tayong malilito dahil magkaiba talaga yung sinasabi ng dalawa. Kasi sabi kasi ni Rosemar dun sa comment, baka mabasa ko ha, sabi niya, kalma lang daw dahil nagpalit ng jar. So, yung sa pinakita niya mismo, machi-check niya naman guys dun sa post ng FDA na dun sa mismong comment ni Rosemar na ang nakalagay dun ay Kagayaku night cream lang. Walang rejuvenating dun sa post ni Rosemar mismo. So, ayun lang guys ang masasabi ko sa vlog na ito, and thank you for watching my videos, and maraming salamat sa inyo guys. And lagi kayong mag-iingat, and God bless ating lahat.